Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Tech Review! Hey guys, balik tayo sa shop. Ito, may ginagawa akong laptop dito. Lenovo. ThinkPad Lenovo. Okay? Ang problema nito, pina-format sa akin to, pero hindi siya na-format naman, pero may problema pa siya sa hardware. Okay? Kumbaga, pag on mo ng computer, mabilis, tapos after 2-3 minutes, biglang maghahang na siya. Okay, ganun. So, hindi ko rin alam kung anong pa-problema. So, titignan natin baka sa... Ang possible niyan is yung RAM, hard drive, pwedeng sa CPU niya, baka walang, ano, sa processor niya, walang thermal paste, ka nag-overheat, nag-hang. So, titignan natin. Okay, babaklasin ko muna. Tapos balik ako pag nabaklas ko na. Okay guys, ito na, nabuksan ko na. Okay. Ayan yung hard drive niya. Okay, may slot to ng SSD pero nawala na rin yung SSD nyo. May solid state drive to eh. Yan o. Okay, wala. Tapos may RAM, Wi-Fi card. May internal battery siya. Although may battery pa dito. Ito yung external battery niya. The same time, mayroon pa siyang internal battery. Galing, no? Ayan. i7 to. Core i7. Ito yung memory niya. Okay. So, una kong gagawin dito, papalitan ko yung RAM. Tapos, itetest ko siya. Kung maghahang siya. Okay. Hanap muna ako ng kapareho na RAM. Natagalin natin muna to. Samsung. Okay. Hanap muna ako ng kapareho na ito. Balik ako. Okay guys, ito nakahanap na ako. Samsung din. Kaso 1GB. Okay, sa kanya 4GB. Okay, Samsung din. Ito muna i-replace natin yung sa akin. Tingnan natin kung anong effects na doon sa kabit ko muna dito. Ngayon, tetest natin yan. Natin. Yeah, naka-on na. Ayan guys. Kaya ako nasabi naghahang to kasi hindi ko matapos-tapos yung installation ko rito eh. Nag-install ako ng ano, tigang sina-shutdown ko na lang kaya nagaganto siya. Ayan o, sinasabi na, Windows did not shutdown successfully. Kasi nga, naghahang kaya sina-shutdown ko na. First shutdown ko na lang. Ngayon, check-in ko, mag-install ulit ako ng drivers niya. Titignan ko kung maghahang. Kasi naghahang siya palagi eh. Yan siya, Core i7.
Pero na to, release to ng 2015. Tingnan natin kasi hindi matapos-tapos yung installation nito eh. Kung i-install sa kanya. Which is hindi matapos-tapos pa to yung MS Office. Ayan. So siguro ang gagawin ko muna, tingnan natin mga 5 minutes. Tingnan natin yung 5 minutes. Kasi pinapadiagnose to ng customer natin. So kung ano talaga bang sira niya. Kasi nga hindi matapos-tapos. Tingnan natin ah. I-install ko muna yung MS Office. Tingnan natin kung matatapos. Pag natapos to, probably RAM na nga problema. Yan lang oh, pagbubukas lang ng ano, tagal na. Ayan, ganyan lang siya. No, hindi nag-open yung EXE niya. So, orasan nyo guys sa, ano, sa video time natin. Gano siya katagal. No, double click ko. Ganun siya katagal mag-response para sa Core i7. Ano, hindi nag-open yung EXE. Re-refresh natin yung system para ano, pati pagre-refresh wala na yung mga icon, tagal bumalik. Ayaw niya magbukas ng EXE. Tingnan niyo itong drivers na ito. Pati yung ano, EXE ayaw din magbukas. Ikot lang ng ikot. So, most probably, hindi sayo sara may problema. Che-check natin yung hard drive. Or, yung CPU, lagyan natin ng thermal paste, baklasin natin yung CPU. Lagyan natin ng ano. Baka nag-overheat. Kaya check natin ha. Hindi ko papatayin. Ah, ito guys, oh. Bakit yung problema? Hindi umiikot yung fan niya. See? Naka-on yung laptop natin, pero hindi umiikot yung fan. So, most probably, umiinit yung CPU niya. Okay? Yan. Sana meron tayong thermal, ano, no? Thermal gun. Thermal sensor para makita natin. Guys, di ko na patatagalan, guys. Papatayin ko to, ah. Off ko na. Kasi baka mag-overheat yung CPU natin. So, probably yun nga isang cause. Overheating. Okay. Ito, hindi ko alam bakit siya hindi maanda. Gagawin natin dyan, guys. Susupply natin ng power. Okay. Or, te-testingin natin. Ano ba mas maganda? Tester natin. Ito, guys. So, tignan nyo itong red, ayan nakita, ayan, red, yellow, black. So black is negative, red is positive. Okay,
Che-check natin kung meron tayong bolt tayong makukuha dyan. Pag-on natin. Okay, saksak ko muna ulit. Gamit tayo ng multi-tester. Tingnan lang natin kung may voltage. Ito natin guys ah. Yan, umikot naman siya. Umikot naman siya. Ibig sabihin may voltage. Tingnan natin yung screen natin. Yan, nandiyan na si ThinkPad. Kasi ito may voltage ito. Testing natin ah. Ito guys, sensya na wala tayong tripod. Wala. Hindi umiikot, so wala pang boltahe. Yan, meron guys 5 volts. Yan ako nasukat na 5 volts kanina. Yan, umiikot naman siya. So may boltahe yan, umiikot eh. Bukas na ba yung CPU natin? Welcome na. Okay. So, may voltage siya. Okay. Ayan, narinig nyo na yung sound, no? So, ang gagawin ko na lang, baka drive up na yung ano niya rito, yung thermal paste niya. Okay, tatanggalin natin to, patayin natin muna ulit. Babaklasin natin. Okay. First, disconnect natin itong ano, internal battery niya. Itong may internal battery siya, di ba? Disconnect natin to. Kasi may mga charge pa yan eh. Okay guys, disconnected na. Ngayon, ito mainit nga itong CPU nyo. Guys, tanggal natin muna. Ingat lang guys sa pagtanggal nito ah. Kasi madaling mabend to eh. Nabaluktot yan eh. Pagka medyo mabigat ang kamay ninyo, babaluktot yan. Kaya ano lang din, dandahan lang din. So, antik dyan is ganun. Ayan guys. Ayan ang CPU nya.
galapin yung fan connector. Ayan, kung makikita nyo, medyo dry na yung thermal paste nya. Okay. Hanapin ko lang yung thermal paste ko, ha. 2 days later. Okay guys, balik tayo. Balik tayo after 2 days. Okay. Nahanap ko kasi yung ano eh, thermal paste. So, 2 days ko bago siya nahanap. Okay. Ngayon, gagawin natin, lilinisin na muna natin to. Itong mga tuyo na ano, paste. Okay, muna nakasa tayong tripod eh. Ang gagamitin kong panlinis, okay, tissue. Okay, tissue tsaka locker thinner. Hindi to vape pa, locker thinner. Nilagay ko lang sa bote ng vape. Kasi mga tuyo na tuyo. Ano? Lagyan natin ng ano. Para malinis. Bakit locker thinner? Kasi mabilis siya mag-dry up. Okay. Ah. Ayan guys, linis na. Okay. Lagyan natin ngayon siya ng thermal paste. So, ang ginagawa ng thermal paste, sa mga hindi nakakaalam, tinatransfer niya yung heat. Okay? Tinatransfer niya yung heat para hindi mag-overheat yung CPU natin. Okay. Screw natin. Saksak natin yung fan natin. Ayan, nakapit na. Okay. Ngayon, titest natin siya. Sana okay na. Okay, muna gawin natin yung RAM. Ito pa rin yung RAM niya, 4GB. Okay, RAM pa rin natin yan. So, balik na natin yung RAM niya kasi hindi naman sa RAM ang problema. Kasi gumana, makalimutan natin. Filterin natin. At battery niya. Kabit ko lang yung battery.
wasak na. Ano natin? Tayong nakaligtaan. Nata ang power yata. Okay guys, saglit lang ha. Ayusin ko muna. Re-install ko yung RAM. Wait lang. Okay guys, yan naka-on na. So enter natin. Tingnan natin kung gagana na yung normal. Sana gumana na. Naka-normal niya na. Ano, sequence. Ito naman problema niya, mabilis siya sa una eh. Pero after 5 minutes after niya mag-open, yun na, doon na siya naglolo. So, ano natin ito muna. So, tapos na tayo sa pag-troubleshoot ng RAM. Okay, ito sa CPU naman tayo, baka sa thermal paste. Pag ganun pa din, testingin natin yung hard drive niya. Kasi chines ko naman yung hard drive niya sa check disk. Okay naman. Pero hindi ko alam bakit ganun. So baka worn out na rin yung CPU niya, hindi natin alam. Kasi matagal na rin 'to. So possible niyan, baka sobrang luma na ng CPU niya, hindi niya nakaya. So talagang, yan na, tignan, nagbukas agad siya. Kumpara dun sa unang progress natin, di ba? Ang tagal. Ngayon, tignan, nag-open agad, oh. Baga, compare dun sa unang pag-install natin ng office, ikot lang siya ng ikot, nakailang click na tayo, ikot lang ng ikot. Ito, lumabas agad. So possible yun nga yung, ano, yung thermal paste niya, hindi na, nag-iinit yung CPU niya, hindi na ta-transfer sa heatsink yung, ano, hindi natatransfer yung init sa heatsink palabas ng laptop. So, check pa rin natin. So, ang dami pa rin natin kailangan check. Yan kasi naglo-loading pa yan eh. Naglo-loading pa yung ano, naninibago pa yung ano yan. Pero atos may progress tayo na pagka-click natin dito sa MS Office, lumabas agad siya. Hindi nung una, ikot lang ng ikot, ikot lang ng ikot. Loading lang siya ng loading. So ngayon, antayin natin yan. So orasan natin guys. 10:39 AM. Okay. Orasan natin siya. So hanggang ng oras siya mag-ano. I-skip ko muna to para hindi tayo matagal yung video. Hindi masyadong mahaba. Pero may oras naman tayo rito eh. So dito tayo magbabase. Okay. Okay guys, balik tayo. Hindi pa rin siya nagmo-move. Okay? So, oras natin 10:45. So, 5 minutes, 6 minutes na siya. Hindi pa rin siya nagmo-move. Tapos ano lang siya. So, hindi to normal. Okay? Abnormal to. So, gagawin natin ngayon, since lang tayo magagawa rito, hang na siya. Papatay natin ulit. Guys, patayin natin ulit siya. Or mag-send tayo ng command para sa check disk. Okay?
Okay, wait lang, may delivery ako ng Shopee. Wow! Wait lang. Balik ako. Guys, so, tignan nyo pati yung paglabas ng CMD, napakatagal. Okay, ang gagawin natin dito is mag-check this tayo para makita natin yung hard drive nito kung okay. Pero na-check ko na to, okay naman siya. Okay, pati yung pagtatype ayaw nyo. Gusto ko lang pakita sa inyo. Parang, oh, delayed, di ba? Delayed yung pagano niya. Check this slash F. Okay, check this natin yung drive C natin. Slash F is yung fix yung error. I-fix natin yung error kung meron man. Okay, enter. Yung tagal, oh. Ngayon, isa pang option natin dito, lalagyan natin siya ng fan sa ilalim. So, another option lang naman yun kasi baka nag-overheat nga yung ano niya, processor niya. Wait, hanapin ko muna yung fan. Ito guys yung fan ko. Okay, nilalagay sa ilalim para lang mag-support lang siya doon sa init ng ano, ng laptop. Ito lang ah. Ito yung CPU niya. Dito. Okay. Ayan guys, kita nyo umiilaw na. Ayan, umiikot na yung fan ko. Support lang yan doon sa ilalim ng CPU. Baka kasi nag-iinit yung CPU. Okay. Ayan o, hanggang ngayon di pa lumalabas yung checklist natin. Diyan pa rin siya. Pero pansinin nyo guys ha. Anoin ko to. Shutdown ko muna. Okay. I-compare natin yung pinaka-simulang-simula. Okay. Shutdown ko muna yan. Shutdown na. Okay. On ko ulit. Okay. Tingnan yung pinaka-simulang-simula na natin. Na mag-check this tayo. Gano'ng kabilis. Enter. Natin guys ha. Medyo mahaba itong video natin kasi ano to eh, parang live ang ano natin dito eh, blurred siya ano. Ayan, hindi na blurred. Nakabukas lang yung backlight niya. Skip ko muna guys ah, para hindi mapa-video natin. Okay guys, sinutdown ko muna siya ang 5-10 minutes kasi baka nag-iinit yung CPU niya.
naghahang siya kasi. So, sinadon ko muna ng 10 minutes, tapos buminay ko ng ulam namin. Okay? Ayan, on ko na. So, baka nag-fail na kasi yung ano nito, yung CPU nito eh. Ayan, bukas na naman siya. Kasi bago na naman, nakapagpahinga yung ano eh. Nakapagpahinga yung CPU niya eh. Okay? Ayan, matikan, mabilis na naman yan. So, ang tingin ko dito, nag-fail na yung CPU niya eh. Ano na, malapit nang bumigay yung CPU niya. Tagal na naman siya. Okay. Bakit kaya? May fan naman na siya sa lalim. Fan ko. Tinanggal ko yung fan ko, guys. Tinan ko kung anong aking resulta niya. Two minutes na to. Hindi naman siya nakahang. Ang tagal niya lumabas. Guys, saglit lang nga. May gagawin lang akong twist. Ganyan ko lang siya. Ah, wow. Mainit. Mainit yung CPU niya. Ngayon, guys, mainit to. Ito, hinahawakan ko mainit eh. Huh? Huh? Ito ang init niya. Ginanto ko siya, guys, para makita ko yung difference nung ayan, tingnan mo, lumabas na yung display niya. Okay? Kasi, mas ventilated itong ganitong sitwasyon ng laptop, diba? Kesa nakadiin siyang ganun, walang hangin na pumapasok dito. Okay? Kasi kung mahahawakan niyo to, guys, ang init to. Ang init niya sobra. Okay? So, baka hindi kaya itong fan niya. Nilagyan na natin ng thermal paste yan. Ganun pa din. So, nag-overheat yung ano niya, CPU niya. Okay, ayun, lumabas na. Kanina diba matagal, kasi nakadiin to. Nakadiin tong part na to dito sa lamesa natin. So, walang masyadong hangin na mga pasok. So, tinaob ko siya para magkaroon siya ng ventilation. Lumabas na yung display natin. Okay. Pero hindi naman natin pwedeng gamitin ganito yung laptop. Ginagawa mo! Diba? Ano? Tingnan natin kung anong mangyayari. Nag-overheat siya rito. Masyadong mainit to.
siya. Okay, tatapat ko sa electric pan, guys. Tapat ko sa electric pan. Ito electric pan natin. Tatapatan natin siya para magkaroon siya ng ventilation. Masyadong mainit eh. Yan pa rin siya. Skip natin muna, guys, ah. Okay, guys, ganun pa rin, oh. Okay. Umiikot naman yung fan niya, eh. So, pero ito, kung hahawakan nyo, init sobra. Ngayon, ang tatry kong gawin ngayon is dilinisin ko tong fan niya. Kasi parang konti lang yung lumalabas na hangin dito sa exhaust. Ito, may exhaust to, eh. Ayan, exhaust na yan. So, tatry ko linisin yan. Tatanggal natin muna ulit yan. Kasi hindi siya gumagalaw. Ganyan na siya. Loading lang ng loading. Okay. Ibig sabihin, may mali. Okay. Tapos, isang gagawin ko muna is kung uubra, check natin yung BIOS niya. Okay. Tatayin ko muna ulit kasi nakastock na yan dyan eh. Testing natin to. Kung makakagawa tayo ng tweak sa BIOS. Pasok tayo sa settings. Ayan. Tingnan natin yung configuration niya sa CPU. Yan, guys. Main. Okay. Tapos config. Tingnan natin kung ano yung magagalaw natin dito sa power. Enter. Okay, power on CPU, power management enable. Ano naman siya? Enable natin to. Ano ba itong power on with AC attach? Enable natin yan. Tingnan natin kung ano pagbabago. Okay. Skip natin. Tingnan sa CPU. Enable lang. Wala. Hyper-threading lang to. Tingnan natin kung ano pang magagalaw natin dito. Sa overheating kasi meron itong ibang BIOS kasi merong mga settings pagdating sa mga overheating. Ito wala yata to. Mas power lang yun eh. Wala siya kasi ganun sa overheating. Atin to OS. Save natin. F10. Yes.
Yan guys, kung anong pagbabago. Start. Natin guys. Ano mangyayari? Guys, skip natin muna guys ha. Wait natin kung ano mangyayari dun. Kasi nag ano tayo ng Windows eh. Naglulod tayo at shutdown, di ba? So baka nagre-recover yan ng error. Skip ko muna para hindi mapag-video natin. Guys, ganun pa rin siya. So ang isang step na gagawin ko ulit is papalitan ko yung hard drive niya. Magre-replace ako ng hard drive, no? Direct replacement tayo ng hard drive kasi yun na lang yung pinaka-last eh. Okay? Ngayon, kukuha ko ng mga hard drive doon sa mga aking mag-stock na laptop dyan. Okay? Tapos, kapalit natin dito, mag-install tayo ng Windows ulit. Windows 7 ulit. Tapos, check natin kung anong mangyari. Kung ano. Kasi kailangan natin malaman eh. Nagto-troubleshoot tayo eh. Hindi natin malaman kung saan ang problema. Yung RAM, hindi. Nagpalit tayo ng RAM. Okay naman. Windows, hindi na matapos CPU niyan, mainit, nilagay na thermal paste, ganun pa din. So ano pa bang pwede natin palitan? Yung hard drive, baka nag-e-error siya. Pero sinabi ko nga, tinest ko na yung hard drive niya, pumasa naman siya sa check disk. Pati yung RAM nito, actually pumasa sa RAM test eh. Okay? So ngayon, magda-direct replacement tayo, tingnan natin kung anong difference. Okay, magbabaklas muna ako ng ano ng hard drive. Okay? Balik ako. Ito na yung hard drive nakakuha na ako. Okay, yung galing dito sa Lenovo. Okay, titestingin natin muna bago natin i-format 'to. Ito 500 GB 'to. Yun. Okay. Bago natin format, tingnan natin kasi baka may OS dito. So, baka ma-load natin yung operating system dito. Diba? So, ibig sabihin, pag na-load natin yung operating system dito, halimbawa, meron to, at na-load natin dito sa laptop na to, tapos gumana siya ng normal, yung walang, hindi siya nagahang, ibig sabihin, hard drive yung problema natin. Okay, pero siyempre, para makasure tayo, ipoformat pa rin natin. Gagamitin natin tong laptop na to, ipoformat natin yung hard drive. Okay? Napaklasin ko muna to, ha? Madali lang naman to, eh. Itong nasa okay, may screw siya. Okay. Ano naman nata yung ano niya. Okay, tanggal na. Okay, yung hard drive niya. Gagamitin natin yung hard drive. Itong ano natin, visitor. Okay. Wow! Ayan guys. Tatawag ko muna. Baka kasi may operating system to eh. Yes. Tapos adapter natin. Okay. Ayan. Ito natin. Natin kung anong
kilalabasan niya. Kasi baka may operating system yan, no? Ayan. Meron nga, oh. So, titignan natin kung anong difference ng hard drive niya sa hard drive natin na to. Kung meron nga ba. Oops. Error. Yan, guys. Pag nag-blue screen yon, okay, nag-blue screen yon, isang reason nun, ba't siya nag-blue screen, hindi sira yung hard drive, ah. Hindi sira yung hard drive nun. Ang reason nun is, yung drivers nung nasa hard drive na yon, na operating system, is hindi compatible dito sa laptop na to. Kasi syempre may previous na operating system na naka-install doon, di ba? So, yung drivers ng laptop na yon hindi compatible sa laptop na to. So, kaya nagbibigay siya ng blue screen. Kaya yung lahat na babasa ko na nagtatanong din ng mga blue screen, kung ano daw problema, nagre-restart lang tapos nagbo-blue screen, ganun lang ano nun. Baka may na-install silang software or drivers na hindi compatible dun sa laptop, kaya nagbibigay ng blue screen. Okay? Isang reason yun. Yan, tignan natin kung anong lalabas dito ngayon. Kasi nag-repair siya, di ba? Tignan natin. Guys, again, nagtutroubleshoot tayo. Medyo matagal to kasi troubleshooting to, eh. So, sana may matututunan kayo kahit troubleshooting lang itong ginagawa natin. Kasi may mga problema kayo sa mga laptop ninyo na minsan madali lang. Hindi nyo na kailangan tumawag ng technician para magbayad kung kaya nyo namang gawin. Okay. Ayan, guys. So, nag-load siya. Okay. Check natin. Oh. May password. Natin. Kahit safe mode lang. Tingnan natin, guys, kung makakapasok sa safe mode. F8 natin, guys, para pumasok tayo sa mga menu. Tingnan natin, guys, kung ano mangyayari. Kasi may Windows 7 din siya ngayon. Ayan, blue screen. Okay, so ang gagawin natin, magpo-format tayo. Okay, guys, wait lang, kukunin ko lang installer ko, ah. Magpo-format tayo ng laptop. Okay, guys, ito yung installer ko. Na-install ko dito, ah. May ko dyan. Ano natin? F10 tayo. Okay. Tapos, F12 yata yung ano. Para makapunta tayo sa boot menu. Yan, so guys, yung ano. Sony storage. Install natin ng Windows to. Okay. Mag-format tayo, mag-install tayo ng Windows. Starting Windows. Kailan din mag-format ng ano, guys? Kailan din mag-format ng Windows, madali lang naman mag-format ng Windows sa mga nagtatanong. Madali lang mag-format ng Windows. Ang mahirap lang mag-install ng drivers.
Pero meron naman din tayong tutorial sa pag-install ng drivers. Panoorin nyo na lang din yun. Ito na yung last step natin guys. Magpalit ng hard drive. Kasi kung ganun pa din, ang problema natin sa CPU na tayo may problema. Kumbaga worn out na siya. Malapit na siyang bumigay. Okay? Pero syempre ganun pa rin, lilinisin natin yung fan. Yung fan ng CPU para makita natin yung difference. Lahat gagawin natin lahat. Guys, ganun talaga eh. Kung sa mga nanonood, sa mga expert, baka sabihin nila kung ano, ganun talaga, nasisira talaga, wala pong ano, wala pong panghabang buhay na gamit. Nasisira po talaga yan, true time. Diba? Kasama lahat yan eh. Hindi naman yan pwedeng habang buhay eh. Gumagana. Okay? Ito, dito tayo mag-ano, sa 29 GB. Dito tayo mag-load ng OS. Okay. Antayin na lang natin yan guys kung anong oras matatapos. Pero ang oras natin is, check ko lang ha, time check lang tayo guys. Time check lang tayo. Ay, wala palang oras itong laptop. Guys, time check 11:36. Okay. So tingnan natin kung anong oras siya matatapos. May 1% na siya. Okay, skip ko muna para hindi mapa-video natin. Okay guys, tapos na yung ano, wait lang ha. Walang volume ng TV. Okay. Tapos na guys yung installation niya. So, tingnan sa oras natin dito. Time check natin. It's 11:53. Okay. So, more or less, ano lang, 30 minutes lang. Okay. Yan, tatype natin yung user lang. User. Okay. Ano lang naman to, testing purposes lang naman to. Ngayon yung hard drive natin isa. Ito. Tinanggal natin kanina. Ilang GB ba to? 'Yan siya. Okay, dito balik tayo sa desktop natin. Sa laptop pala. Okay. Ito guys, lagi kong ina-unclick to. Kasi alam niya na. Use recommended settings. Okay. Testing natin. Kailangan lang naman mapagana natin yung office eh. O lahat ng installation files ng normal. So, pag yun, na-install natin yung Windows Office dito, confirm na natin na hard drive yung may problema. Okay? Pero pag ganun pa din ang situation niya, pareho lang. Okay? Ayaw pa rin mag-install. Loading lang siya ng loading. Ibig sabihin, may problema tayo sa CPU. Okay? Worn out na yung CPU noon. Ibig sabihin, kasi nilagyan natin siya ng thermal paste, nagpalit na tayo ng RAM, nagpalit na tayo ng hard drive. So, yun ang kailangan natin makita. Yung difference ng ano, ng hard drive na to, tsaka yung hard drive na isa. Paka-importante kasi nun eh. Na makapag-direct replacement tayo bago tayo mag-conclude na kung anong sira. Hindi yung sasabihin lang natin ganito kaagad. Sila na, maraming manlulokong technician ngayon. So, baka maisaan kayo kung madali lang naman pala problema nyo. Okay. Nag-restart siya. Tingnan natin. Enter.
skip ko muna. Antayin natin mag-load yung Windows, tapos tatay tayo ng install ng MS Office. Okay guys, ito na. Load na natin yung Windows. Okay. Una kong gagawin is i-install ko yung MS Office. Okay. Nandito rin yung MS Office natin. Tingnan natin kung baka yung hard drive may problema niya eh. Yan guys, so nagbilis mag-response oh. Nasa USB pa yan guys oh. Pero titignan pa rin natin, hindi pa rin natin alam. Okay. Diba dyan tayo tumitigil? Sa loading na yan. Tingnan natin yan guys. Yan guys, may loading na siya. Okay. Antayin natin matapos ulit yan. Okay guys, ang natin oras natin is 12:05 PM. Okay, nag-install tayo ng Microsoft Office gamit ang USB natin. Okay, skip ko muna guys kung anong oras matatapos ha. Marami pa tayong test na gagawin dito. Okay, after natin mag-install ng Office, mag-install tayo ng drivers, etc. Okay. Okay guys, ayan na, tapos na yung installation nyo. Okay, so kanina hindi natin ma-install sa isang hard drive, di ba? Okay, and yung oras, ayaan nyo na yung oras, 12:05 yun, di ba? Hindi na importante yung oras, ang importante is na-install natin yung Office. Okay, mag-install pa tayo ng ibang EXE. Okay, close na natin to. Kasi may mga drivers din dito eh. Ito yung drivers niya. Alam ko, sa kanya rin to eh. Kung may install natin yung mga drivers ito. Nang walang error kasi pahirapan talagang mag-install ng ano ito eh. Accept. Install. Okay. Kasi hindi siya naghahang tulad ng kanina na puro loading lang. Nag-i-install yan eh. Drivers network connection was successfully installed. See, natatapos siya oh. Sabihin, hard drive yung problema natin. Okay, tapos na natin gawin to. So install ko na lang yung mga drivers nito. So, yan, okay na siya oh. Finish. Samantalang nung unang ginawa ko to, ay, nako, Diyos ko po, napakahirap. Isang araw ko tong ginagawa eh. Hindi ko lang siya matroubleshoot kasi nasa kabilang bahay ako. Ito na ngayon, nasa shop tayo. So, kompleto tayo sa gamit. Okay. Yan, install natin yung wireless niya. Yan, hirap na hirap i-install that dati oh. Okay. Yan, mag-install na lang yan. Pag natapos to, sige, tapusin natin lahat ng drivers para makasure tayo na hindi siya nag-error pag nag-install. So, good thing, okay yung CPU natin. Okay? Wala tayong problema sa CPU. Ayan o. I want to restart my computer. No, I will restart later na lang. At ito isa. Salon natin to.
kung ano pang ma-install natin. Ito baka error to, ayan. Nvidia, yung graphics card niya. Okay, nag-install siya. Okay. Ayan. Okay, yan guys, nag-troubleshoot tayo ng laptop ulit. Lenovo. So, tatapusin ko lang installation nito. Tapos, bubuhin ko na ulit yung laptop. Sasabihin ko na sa customer natin kung anong sira ng laptop niya. Okay, kasi ang unang sinabi nito, reformat lang. Tapos, mabagal daw kasi kaya pinareformat. So, yung nireformat ko, na-reformat man siya kasi hindi ko ma-install yung mga drivers kasi naghahanga. Okay? Ang lessons learned natin dito ngayon is itong hard drive niya, okay? Okay, itong hard drive niya, tinest ko to sa check disk. Okay? Check disk ng Windows. Pumasa siya sa check disk. Wala siyang error. Pero, hindi ako makapag-install ng kahit ano. So, baka ma-experience nyo yung ganito din na kaka-format lang, hindi kayo makapag-install, etc. Tapos na-check nyo yung hard drive, check this, okay naman. Pero hindi nyo magamit yung laptop. Baka ito rin yung problema ng computer nyo. Okay, so ito ngayon, alam ko na ito problema kasi na-troubleshoot na natin siya. So gumamit tayo ng ibang hard drive. Okay, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Regarding guys dun sa ano, sa board level, meron akong naka-reading video. Hindi ko pa lang na-upload kasi may gagawin muna akong isang video pa na churi yung concept niya paano gumagana yung motherboard. So yun muna i-upload ko. Tsaka ako papakita isang nagawa ko ng video na sa customer din natin. Actually subscriber natin yun eh. Nasira yung laptop niya. Nagawa natin. Binalik ko na sa kanya. Kaya naka-video na yun kasi hindi ko pa ina-upload. Paantay na lang guys sa board level. Okay? Hanggang sa susunod, like, share, and subscribe. Okay? Peace out.